Maligayang pagbabalik sa Movie Hub Recaps. Ngayon ay ibubuod natin ang American Survival Film na may pamagat na 8 Below. Ito ay tungkol sa 8 kawawang aso na kinailangan iwanan ng kanilang amo sa Antarctica, kaya kailangan nilang magtulungan sa isa't isa para mabuhay. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula noong 1993 sa Antarctica, kung saan pinapakain ni Jerry ang mga aso sa research base ng National Science Foundation. Maya-maya lang ay may dumating na eroplano sakay ang isang doktor na dalubhasa sa astronomy. Ang layunin ng doktor ay makapunta sa Mount Melbourne kasama ni Jerry upang maghanap ng bihirang meteorite mula sa Mercury. Ngunit dahil malayo ito sa kanilang base at napakadelikado ng daan papunta sa bundok, ay gumamit sila ng mga aso para humila sa kanila sakay ng sled para makarating doon. Ngunit sa kasamaang palad, isang araw pagkatapos nilang makarating sa Mount Melbourne ay may paparating na snowstorm. Humingi ng pabor ang doktor na bigyan pa siya ng kalahating araw para mahanap ang meteorite. Walang magawa si Jerry kundi pagbigyan ang doktor dahil delikado ang buhay niya kung iwanan niya ito mag-isa. Ilang oras ang makalipas ay nahanap ng doktor ang meteorite kaya agad silang naglakbay pabalik ng base, pero may nangyaring hindi inasahan, nahulog ang doktor sa bangin papunta sa ilog. Dahil dito ay nabalian siya ng binti, agad siyang sinabihan ni Jerry na huwag gumalaw dahil masyadong manipis ang yelo na pwede niyang ikapahama. Agad na inutusan ni Jerry ang leader ng mga aso na si Maya na iabot sa doktor ang lubid para mahila niya ito. Dahan-dahang gumapang si Maya papunta sa doktor at pagkatapos ay hinila kaagad nila ito. Kaagad na binalota ng mahigpit ni Jerry ang doktor at nagpatuloy papunta sa base. Pagkatapos ng 6 na oras ay nakarating sila sa base. Dahil sa lamig ay nangitim at nanigas ang mga kamay ni Jerry, habang ang doktor naman ay matagal na wala ng malay. Dahil papalapit na ang bagyo ay kinailangan kaagad nilang lumikas, ngunit dahil limitado lang ang pwedeng isakay sa eroplano ay sinabi ng piloto na kailangan nilang iwanan ang mga aso, dahil kasing bigat ng mga ito ang mga gamit ng doktor. Ngunit hindi pumayag si Jerry dahil gusto niyang isama ang kanyang mga aso. Nangako naman kaagad ang piloto kay Jerry na babalikan kaagad nila ito, walang magawa si Jerry kung hindi sumang-ayon sa piloto. Bago sila umalis ay sinabihan ni Jerry si Maya na alagaan at protektahan niya ang ibang mga aso at nangako na babalik para sa kanila. Ngunit hindi kaagad nakabalik si Jerry dahil walang naglakas loob dahil delikado at hindi makakalapag ang eroplano dahil sa sama ng panahon. Makalipas ang 4 na araw ay tapat na naghintay ang mga aso sa pag-asang babalikan sila ni Jerry hanggang sa umabot ng kalahating buwan ang kanilang paghihintay. Naisip ng mga aso na kung ipagpatuloy nila ang paghihintay ay mamamatay sila sa gutom kaya nagdesisyon sila na kumala sa kadena maliban na lang kay Jack. Sinubukan ni Maya na tulungan si Jack pero pinigilan siya nito dahil hindi na kaya ng katawan niya dahil matanda na ito at pinili niya na maghintay sa pagbabalik ni Jerry. Walang magawa si Maya kaya agad silang umalis para maghanap ng makakain. Sa kanilang paglalakbay, nakita ng pinakabatang aso na si Max ang isang kawan ng mga ibon. Ngunit dahil sa pagtahol niya ay lumipad ang mga ito. Lumapit si Maya sa kanya at tinuruan ng leksyon at sinabihan na manatili at manood kung paano manghuli ng mga ibon. Inutusan ni Maya ang mga aso na tambangan ang mga ibon sa kaliwa habang siya naman ay sa kanan. Pagkatapos ay naghintay sila ng tamang pagkakataon. Pagkatapos ay ginulat niya ang mga ito para madaling mahuli ng kanyang mga kasama at nagtagumpay ang kanilang plano. Inilagay ng mga aso ang lahat ng mga ibon na nahuli nila sa harap ni Maya para ipamahagi. Pinarusahan niya si Max at hindi binigyan ng pagkain. Mabuti na lang at naawa ang puting aso sa kanya at ibinahagi ang kanyang pagkain kay Max. Habang si Jerry naman ay hindi sumuko at hindi tumigil sa paghahanap ng makakatulong sa kanya pabalik ng Antarctica upang iligtas ang mga aso, ngunit sinabihan siya ng doktor na imposibleng buhay pa ang mga aso. Makalipas ang 50 araw ay makikita ang mga aso na pinapanood ang Aurora Borealis dahil sa pagkamangha ay pinaglaruan ni Max ang reflection nito sa niyebe pati na rin ang ibang aso. Ngunit biglang nahulog si Dewey sa bangin at hindi na ito makagalaw, kaya tinabihan siya ng mga kasama habang natutulog. Kinabukasan ay namatay si Dewey at nanigas na ang katawan nito. Ayaw ng mga aso na iwan siya, ngunit kailangan nilang maghanap ng pagkain para mabuhay. Pinangunahan ni Maya ang mga aso at umalis maliban na lang kay Max,
dahil sinisisi niya ang sarili niya at inakala na natutulog lang si Dewey, kaya paulit-ulit niya itong ginigising, dahilan para mahiwalay siya sa mga kasama niya. Sa 75 araw ay nahanap ni Maya at ng mga kasama niya ang isang kampo ng Russian na may maraming pagkain. 2 buwan ang lumipas ay hindi pa rin sumusuko si Maya at palaging inaabangan ang pagdating ni Jerry. Habang si Max naman ay sinundan ang dati nilang dinaanan papunta sa Mount Melbourne at nakakita siya ng patay na orka. Nilapitan kaagad ito ni Max upang kainin, ngunit nagulat siya dahil may leopard seal pala sa loob. Kaya umatras kaagad siya dahil mas malaki ito sa kanya at hindi na ito kayang talunin mag-isa. Ilang sandali lang ay dumating si Maya kasama ang iba pang mga aso, nilinlang ni Max ang seal upang makakain ang mga kasama niya. Ngunit hindi basta nagpaloko ang seal at bumalik kaagad at kinagat ang binti ni Maya. Pinagtulungan kaagad ng mga aso ang seal at matagumpay na napalayas ito. Sa 175 days ay pinangunahan ni Max ang grupo para maghanap ng makakain. Sa araw na ito ay inilagay ni Maya ang ibon sa harap ni Max, senyales na ipinasa niya ang kanyang posisyon at si Max na ang magiging pinuno at siya na ang magbibigay ng mga pagkain sa ibang aso. Ngunit ayaw ni Max na maging bagong pinuno at gusto lang niyang manatili sa tabi ni Maya at makasama ito. Sa kabilang banda ay nakabalik na si Jerry sa Antarctica. Narinig ni Max ang makina ng kanilang sasakyan, ngunit hindi siya sigurado dito kaya nagpasya siya at pinangunahan ang grupo upang suriin ito. Habang si Jerry naman ay nakabalik na sa base at naiyak sa kanyang nakita dahil patay na si Jack. Ngunit nang makita niyang walang laman ang kabilang dulo ng kadena ay naisip niyang buhay pa ang ibang mga aso. Ilang sandali lang ay dumating si Max at ang ibang aso at tumakbo para yakapin ang kanilang amo. Ngunit nang paalis na sana sila ay hindi sumakay si Max at tumakbo palayo. Sinundan kaagad ni Jerry si Max at natagpuan niya si Maya na naghihingalo. Iniangat ni Maya ang kanyang ulo at sa wakas, pagkatapos ng 175 days ng paghihintay ay nagkita ulit sila ng kanyang amo. At dito na nagtatapos, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at kalimbangin mo na rin ang kampana para updated ka sa bago kong videos. Maraming salamat po.